Okay, what's up mga kakambyo? We are back again for another vlog. Ayun, so malalakan kasi ako today. Pupunta lang ako ng Eastwood. Ayun, may gusto lang din ako i-share sa inyo kasi nung bago ako nagmumotores, nag-search ako kung paano yung tamang pagmumotor kapag bago ka pa lang sa pagmumotor ba? Ayun, so today I will be providing you some tips that I've learned through this past 2 years with me riding with my motorcycle. So ayun guys, bago natin umpisahan yung vlog is shoutout muna tayo guys. Regular na ang shoutout natin. Ayun, nalubak pa tayo. Ayun, shoutout sa iyo Mass and Moto Vlog. Shoutout Mimi, shoutout Annalyn. Shoutout JP. Sobrang dami Myla. Sobrang thank you sa inyo lahat pag-share ng videos. Ayun. So, we're gonna go towards the first step or first tip na may share ko sa inyo sa pag-ride ko with my motorcycle is to please always make sure to wear your proper gears. Alam naman natin guys na kapag nagmumotor ka is para kang ano, anytime pwedeng matumba, pwede kang worse, maaksidente, diba? Kaya it's really best kung mag-helmet tayo kasi it can save life. It's already proven. May mga nakita na akong mga sumemplang. Ay, shoutout sa inyo sir, MMBA. Ayun, meron na akong mga nakita na mga tumumba, although hindi pa ako nagmo-motorcycle nun. Pero meron ako mga nakitang tumumba, and sa news, yung helmet talaga is nakaka-save ng buhay. That's why laging nare-recommend yan, at saka iwas huli ka na rin. Mas maganda na rin yung ganun, diba? Hindi ka na mahuhuli, mas magiging safe ka pa, mas okay, yung magiging pagmumotor mo, may enjoy mo talaga. Ayun. By the way guys, today is January 7 of year 2021. Happy New Year pala sa inyo guys. Sobrang thank you pa rin ulit. Kasi as of today, malapit na tayo mag 500 subscribers. Nakakatuwa kasi within 1 week, nakaka-gain tayo ng 70 subscribers. So, hindi malabo na hindi natin makuha yung, ano, yung 1,000 subscribers. But then again, may naisip na ako para dun sa raffle natin, and sana magustuhan nyo kung sino man yung mananalo. Yes, we are recording. Although malapit na ako, kukunin ko lang naman yung Medicard nung anak ko, yung health card niya sa office. And yun, try natin. Medyo na-miss kong magmotor eh. Tsaka na-miss kong dumaan dito. And nung mga pandemic, hindi kami masyadong wala talaga ako dito kasi nandun ako sa province, sa Bataan. And yun, i-share ko na sa inyo yung second tip na hindi siya para sa motor lang, actually para din siya sa lahat ng motorista eh. This can be used sa pagmumotor, sa pag-drive ng sasakyan, ng kotse. Is to always make sure to look ahead and watch out for the traffic kasi napaka-importante yan. Katulad niyan, nakikita mo yung Aerox dito sa harap ko, shoutout sa'yo sir. Pero hindi ako sa kanya nakatingin ako dun sa dalawang motor na nasa harap niya, actually tatlo, apat, dun ako nakatingin para at least prepared ako kasi itong malapit na motor na nasa harap ko is makikita ko na talaga siya eventually kasi mga malapit na siya. So, if magkaroon nga ng collision or ng slide or ng pag-aalangan yung isang driver, at least I have an ample time for me to adjust. Ganon. So, bago pa mangyari, bago ka pa mapunta sa situation yon, at least meron kang give or take mga a second or maybe less than a second for you to react. That can really save your life. To be honest,
sobra, sobrang laking bagay nung half a second pag yun, pag yung andun ka na sa point ng pagiging pag-aksidente. Although hindi ko pa naman siya na-experience, sana wag naman, kasi responsable lang tayo, responsableng mamamayan rider. So yun guys, malapit na ako dito sa pinupuntahan ko dito sa Eastwood. Balikan ko na lang kayo kapag nakuha ko na yung item. Okay, see you. Okay, ayun na nga mga kakambyo, nakuha ko na yung package, yung health card ng anak ko. Thank you, thank God. Yun. Sana naman wag siya magamit muna, ayaw mo lang siya naka-reserve. Although, okay na rin na may ganun, syempre. Ayun, again, this is Eastwood City, Libis. What's up mga kakambyo, shoutout sa mga kakambyo natin dito sa Eastwood. Kala mo dami, no? Ayun, and going back sa topic natin, guys. Ayan, katulad niyan. Intersection. Please, lagi natin i-make sure to use our side mirrors. Napaka-importante ng mga side mirror natin, mga kakambyo. Syempre, ang tamang paggamit ng side mirror, guys, is tuwing magpipihit ka ng manibela mo, pihit ka pa kaliwa, dapat is laging sumisilip ka dun sa side mirror na pupuntahan mo. Kunyari, kakaliwa ka, silip ka kagad. Kunyari, kakanan ka, silip ka kagad. Although kahit yung pinakadulo lang ng mata mo, ako kasi muscle memory na eh. Talagang I already made it a habit na kapag mag-steer ako, although sa kotse o sa motor, talagang gumagamit ako ng side mirror. And pwede bang sabayan natin to ng ano, ng turn lights? Napaka-importante nun guys, kasi hindi ka naman makaka-turn. Silip ka nga ng silip, hindi naman alam ng mga kasabay mo sa kalsada na liliko ka, edi useless lang din, di ba? Gamitin mo naman, it's for your safety. Come on guys, isang pindot, isang tulak can save your life. Sige po, tawid na po kayo. Okay guys. 'Di ba? Ang dali lang naman magtumingin sa side mirror, ang dali lang tumingin sa paligid mo. Huwag naman tayo yung basta-basta na, "Uy, nauna ako, pwede akong kumaliwa." Hindi, nauna ako, pwede akong kumanan. Hindi siya ganoon, guys. Hindi siya safe. Lalo kapag open na open at may makikita kang mabilis. Guys, hindi alam yung malayo na kakanan ka or kakaliwa ka. Please, make sure to use your side mirrors. Paawa na po. And guys, yung fourth na tip ko para sa inyo is for you to master yung throttle control. Siyempre guys, hindi tayo basta-basta na pipiga lang ng pipiga sa salinyador at any cost, at any time. Dapat alam natin kung kailan tayo pipiga. Alam din natin kung paano pipiga kapag pataas, paano pagpababa, para at least hindi ka nahihirapan. At lalong-lalo na, safe at hindi ka tutumba. Meron kasi ako mga nakikita, pag galing sa stoplight is, yun, piga talaga, pagkakarera. Although okay lang naman kasi sila na master na nila. Ang sa akin lang is, hindi ako professional na nagmumotor. Bago lang din ako sa pagmumotor. And never ko i-claim na magaling ako magmotor. Pero, diba, hindi mo naman kailangan makapag-unahan, guys. It's basic. Basic na, sige, mauna kayo. Hanggang dito lang ako sa limitations ko. Hindi ko na kayang kontrolin yung motor ko. Diba? Bakit ko pa pipigayin yung silinyador? Napakatapang mo naman. Di ba? You're still learning to ride your motorcycle. Kaya, daan-daan lang ang pagpiga natin ng silinyador. Kasi, under din tayo guys, kahit anong mangyari. Never tayong hindi under kahit konting-konti lang ang piga niyan unless puto lang ano mo, throttle cable mo. Di ba? Kaya, yun guys. Huwag tayo masyadong
sobrang pigas sa selenyador kasi guys, delikado. Meron mga tendency na pwedeng umangat ang motor mo. May tendency na mapagalong ka, 'di ba? Mahirap. So, 'yun. Kaya ako talagang yung unang-unang minaster ko. Except for balancing kasi nakapag-bike ako nung bata ako. Pag marunong ka kasing mag-throttle control guys, hindi ka masyadong pepreno. Kukombination mo pa dun siya nung pag-anticipate ng traffic. So talagang mamaximize mo yung ano, yung anticipation. Yun yung babayaran dyan para hindi ka ma-aksidente. Kailangan makita mo, ma-anticipate mo kung ano yung pwedeng gawin ng nasa harap mo. Dapat you are two steps ahead of the person who's in front of you. Oh, ha? English yan, guys, ha? Ayun. Hindi naman ako professional, guys. Again, hindi ako professional na nagmomotor. Binabahagi ko lang, guys, kung ano yung mga natutunan ko sa pagmomotor ko for the last 2 years. Nahawa ko tong motor ko. And guys, yung pinaka fifth na tip ko para sa inyo is to stay calm. Huwag tayong beast mode. Kung medyo nagkagiritan, huwag na tayong mag beast mode, guys, kasi kapag mainit ang ulo mo, you make poor decisions. Poor decisions can lead to accident, can lead to injuries, and worse, it can cause death, di ba? Napaka-importante guys na laging cool lang tayo, kaya nga sabi nung kanta eh, pero cool ka lang, diba? Far long, far way way longer than the other tips. Kasi syempre kung calm ka, wala kayo dyan, wala akong pakialam sa inyo, I'm just driving my pace, safe lang ako, safe ka, wala, okay ako, okay ka, ganun, di ba? Yun ang isa sa mga tips na nakatulong sa akin nung bago-bago ako nagmumotor. Kaya guys, yung mga ibang tips siguro doon lang kayo maghanap sa mga professional na motorcycle enthusiast tulad nila Trupa, nila Motovic, nila Reed, Twin for Speed, J-Map, Motorcada, yung mga idol ko, Norris John Vlog, Rogan. Sobrang dami ko naging idols dahil sa motorcycle. Ayun guys, malapit na ako sa amin. Siguro dito ko natatapusin yung video. Please guys, para naman sulit, mag-subscribe naman na kayo. May pabuti natin 1,000 subscribers guys by the end of January. Kaya natin yung guys. Please do like and comment and subscribe. And baka naman, baka kaya nyo pa mag-share. Salamat guys. It's your Rambuting here. I'll see you in the next one, bro.